Una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Ito ang Wow Trending. Tila ba bumaliktad ang istorya ng DepEd whistleblower kuno na si Aling Gloria Mercado Humawil? Si Aling Gloria ay ang dating undersecretary ng Department of Education. Kanina, sa ikalawang pagdinig ng public hearing on good government and public accountability, ginawa itong witness ng mga congressman. Ang dating undersecretary ng Department of Education laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay former DepEd undersecretary Gloria Mercado Humawil sa kanyang short statement kanina na sa loob ng siyam na buwan mula February hanggang Setyembre ay nakatanggap siya ng 50,000 pesos galing kay Vice President Sara Duterte at ipinakita din ni Aling Gloria ang siyam na mga envelope na may label na hope na kanyang inipon sa loob ng siyam na buwan. Mahigit na 450,000 ang pera na kanyang nakuha galing kay Vice President Sara Duterte. Nalaman lang daw niya na pera ang laman ng envelope noong mag-voluntary retirement siya noong October 2023. Wow! Pero booking si Aling Gloria dahil tinanggal pala ito ni Vice President Sara Duterte dahil naka-strike 2 siya kay Inday Sara. Una, nag-solicit siya sa isang kumpanya ng 16 million at ginamit pa ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. At pangalawang offense niya, tinanggal na ni Inday Sara pero nakiusap si Aling Gloria na mag-retirement na lang siya para dili kaayo ulaw, hindi nakakahiya. At imbis na tumino si Aling Gloria, abay rumesbak pa kay Inday Sara. Nagpagamit sa mga tulongges na mga congressman ng House of Representatives, booking ka na, nanay. Komento pa ng mga netizen na sa anak ni Aling Gloria Mercado at sa mga apo niya, sabihin niyo na nakakahiya ang tanda na. Ganyan pa din ang ginagawa, Diyos ko. Nako po, mga aligasyon at nagtuturo siya. Siya pala ang magnanakaw. Kukuha kayo ng pambato mga congressman para ituro si Vice President Sara. Ngayon bumalik ka agad sa inyo ang karma. Wala bang mga apo yan para pagsabihan yung lola nila na huwag nang magkalat habang nabubuhay pa? Namuka, Gloria Humawil Mercado, malapit ka na sa hukay, panay ka pa katarantaduhan, sinungaling na matanda. Di nga nila inalaw na sabihin ng isang DepEd kung bakit tinanggal yung Gloria, agad-agad pinatahimik nila yung tao. Pero sa tanong kay Gloria, gusto nilang palabasin na kaya tinanggal siya dahil ayaw sumunod sa kanila at may 50k monthly. Yung brown envelope naging puti nung nilabas. Next question, Bones Magsimbon, Robert. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing house probe. Actually, a minutes ago, former DepEd Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE or the Health Orchestra. Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa office of the secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa,
Noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teachers, teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, diba, sa iba't ibang lugar. Naman sa, sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelyido nun, Villar, meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ha, ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USECs and ASECs na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag-alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din na ginawa niya. Nung malis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Ina-atake niya si Michael Poa, si Reynold Munsayak, si Gerald Chan. Nang iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper, 16 million. And then, kukuha ka na teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Munsaya, so during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd niyo po was that
She disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that Peters in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi kasi ako ang I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Hey everyone, welcome back to my channel. Today, I want to talk about the importance of respecting copyrights and trademarks when it comes to the content to create. You see, my channel is licensed under the Creative Commons license on YouTube, which means that I'm allowed to use certain anime and other promotional materials under the Fair Use Clause of the Copyright HT Law. This allows me to create engaging content for you all while ensuring that I'm not infringing on anyone's rights. It's crucial to remember that all copyrights and trademarks for the anime and other promotional materials are held by their respective owners. So, when you're creating your own content, make sure to give credit where it's due and respect the intellectual property of others. Thank you so much for tuning in today. And I hope you found this information helpful. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more content like this.